Oras po mga kaibigan, hatid sa atin ng Lazada at Shopee sa pamamagitan po ng Involved Asia, alas 9 ng gabi. Magandang gabi po sa lahat. Good evening to all. Buenas tardes a todos. Minasan, kumbawa. Welcome sa programang GMC Cafe kung saan pinag-uusapan ang ating espiritual na buhay. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto. Atin pong tatalakayin ang mga bagay-bagay na napakalaki po ang kinalaman sa ating mga buhay. Babatiin muna natin ang ating mga kabatchmates sa Davao City High School Batch 87. Magandang gabi sa lahat. Sa Villa del Puso, sa The Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle, at of course, dito sa New Creation Church. Sa ating mga kasamahan pastors dyan, magandang gabi. Mabuhay kayo lahat. Shalom sa ating lahat. Mga kaibigan, sa gabi pong ito, another topic na naman pong pag-uusapan natin. This is all about This is all about the Samaritan woman. Ilang beses kong ni-review, ang dami kong natutunan sa storya. Ang pamagat po ng ating episode sa gabing ito ay God will do everything for your happiness. Gagawin po ang lahat ng ating Panginoon upang ikaw po ay maging maligaya sa buhay. Tanong, are you happy? Of course, sabihin mo, syempre, happy. Are you happy today, tomorrow? Sabihin ng iba. Or sabihin, baka ikaw sabihin mo, yes, masaya ako. Kasi meron akong pamilyang, you know, meron akong pamilyang buo, meron akong tinatawag na, meron akong magandang trabaho, magandang takbo ng aking negosyo, syempre, masaya. Sino ba naman ang hindi masaya kung ganito ang takbo ng buhay? Tama po kayo. Napakasaya po ng buhay. Kung nararamdaman mong o kung nakikita mong wala kang pangangailangan. But kapag ka mayroon kang pangangailangan, dyan mo po mararamdaman at dyan mo po makakalimutan or hindi mo po mapapansin ang happiness na binibigay ng Diyos sa'yo dahil po sa iyong mga problema. Dahil sa mga concerns po natin sa ating mga buhay. Shout out sa aking may bahay, Mirasol, Bordahi, Sibayan, Katso, nasa Panabo City. Magandang gabi. At sa lahat ng taga Panabo City, sa ating mga kadungis dyan, kumusta na si Harold at aking pamangkin na kanyang wife na si Nenya ba? Okay. Makikita po ang ating babasahin sa gabing ito mga kaibigan sa John 4 verse 1 to 42. Medyo mahaba-haba po ito, bilisan lang po natin. At binababasahin po natin ay ang King James Version. New King James Version. Eto na po. A Samaritan woman meets her Messiah. Okay. 4 verse 1. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees heard that Jesus, ito na 'yon. Hindi ko na lang babasahin kasi mahaba. Ito na 'yung nakikita na ano, 'yung mga nalalaman na ng mga Pharisees na si Jesus, ang grupo ni Jesus Christ ay nagbabaptize. Yan kasi ang hinahabol ng mga Pharisees. Ano ang karapatan nyo? Who authorized you to baptize? Ganun kasi yun eh. So, shout out kay Brenda Padinit. Uy, kumusta na? Kabilis! Brenda Padinit, kabilis. Kumusta na? Ito yung tawag dito. Kaklase ni EG yata. Yung anak dito. Okay. So, pauwi na sila. Galing po ng Galilee, ay pauwi na po sila ng Judea. At kung titignan po natin dito sa mapa, Galilee, Samaria, Judea, tapos nandito yung river. Dito yung river. Now, remember that geographically, ay malaki din itong Samaria. At itong Samaria ay talagang dinidiscriminate ng mga Jewish people kasi ito sila ay half. Hindi na sila puro. Nag-enter relation sila. Shout out kay, yes, Brenda. Yes, mabuti. Salamat at nandyan. Ang daming heart. Nakakabusog ang heart. Salamat. Ito yung mga panahon na
talagang dinidiscriminate nila kasi mix nga naman. Kumbaga, kahit na ngayon nangyayari yan, ayaw ng mga Baptist, kung ano lang, kumbaga, yung mga Catholics, sana Catholics din ang mapangasawa. Ito naman mga Baptist, dapat Baptist din ang mga pangasawa. Ay ganun. Etong Samarians ay hindi po. Nag-i-interchange, nag-i-interrelation po sila. So, they married to a pagans. Ito nga, nag-mix sila, nag-mix. At remember that the origins of these people are, ano, ang origin po itong mga tao ito ay mga Hudyo talaga ito, mga Hebrew talaga ito. Nag-mix sila. Ngayon, ang dami na, nag-mix na rin yung kanilang mga religious practices. Okay. Sabi ni Jesus, punta tayo doon. Doon tayo, uwi na tayo sa ano? Sa Judea. Pero sabi niya, uwi na tayo. Sabi niya, uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Tapos, sinabi niya sa ano? Sinabi niya sa kanyang mga disciples na, dito tayo muna. Siya, bakit dyan, Lord? Eh, Samaria yan. Eh, hindi natin, para bang allergy sila masyado. Para bang hindi ka belong, kapag kahudiyo ka ay pumunta ka ng Samaria ay hindi ka belong. Ganon ang sitwasyon eh. Ganon ang sitwasyon. But then Jesus Christ, ano siya? Sabi ni Jesus Christ, sige, inutusan muna niya. Bumili muna kayo ng pagkain doon sa ano, sa may lungsod. Tsaka balikan niyo ako dito pag may dala na kayong pagkain. Dito lang ako, pupunta lang ako diyan. May titignan ako, may pupuntahan akong balon. Okay. This balloon is a historic balloon. Itong balloon is a historic well, no? Yeah, isang historic well na. Binili ni David, tama ba ako? Binili ni Jacob, binigay niya sa kanyang anak na si Joseph. Joseph yung nagiging ruler din ng Egypt. Joseph the Dreamer. Napakagandang istorya. So in verse 5, so he came to the city of Samaria, which is called Sychar. Parang Sychar Hotel. Sychar, near the plot ground that Jacob gave to his son Joseph. Verse 6, Now Jacob's well was there. Nandun yung pinahukay ni Jacob na balon. Napakagandang balon po ito. Napakalalim pero napakaano ng tubig. Jesus therefore being wearied for his journey, sat thus by the well. Umupo siya dun sa may balon at it was about 6 hours. So, 12, 1. Ano ba? Paano ba ibilangin ang 6 hours? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alas 6 ba? Mali yata ako. 6 hours. Ano yan eh, sa mga sundalo? So, Jesus, si Jesus ay may malaking interest doon sa ano, sa well na yon. Shout out sa aking tita, Auntie Tuling Martihi, shout out sa iyo, kay Michael Angelo Kamatsugudis, magandang gabi, shout out kay Michael Angelo Kamatsugudis, muntik ng makatso. Okay, tuloy natin. So, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. For his disciples had gone away into the city, inutusan nga niya ng pagkain. Then the woman of Samaria said to him, how it is that you being a Jew ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jew have no dealings with Samarians or Samaritans. Ito kasi talagang ano eh, discriminated kasi itong mga Samarians. Marumi sila eh, para sa mga Hudyo. Ito ngayon si Jesus pumunta. Alam ng babae na si Jesus ay Hudyo, Jewish. So ikaw isang Hudyo, pumunta dito, humihingi ng tubig sa aking isang Samaritan, hindi pwede, parang ganon. Then, Jesus answered and said to her, okay, if you know the gift of God and who is it who says to you, give me a drink, would you have asked him? And he would give a living water. To make a long story short, kung alam mo lang kung sino itong kausap mo, humihingi ng tubig, tapos nagkaroon ng sapantahay yung babae, nagkaroon ng doubt yung babae, sabi ng babae, bibigyan mo ako ng tubig, niwala ka nga pangsalok eh. Tama nga naman. The woman said to him, sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw. Jesus said to her, go, call your husband, and come here. The woman answered and said, I have no husband. Eto na, in-establish na ni Jesus Christ na kilala niya itong babae. Jesus said to her,
you have well said. Jesus said to her, "You have well said. I have no husband, for you have five husbands, and one whom you have is not your husband." Ang imong kaipon karon, itong kasama mo ngayon, hindi mo talaga hasawa. In that, you spoke truly. Nagkaroon na ng ano yung babae, alam ba, kilala ako ng tao ito. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our father worshiped in this mountain, and you Jews says that in Jerusalem is the place where one ought to worship." Now, alam naman natin na gusto ng mga Samarians or Samaritans na magsamba. Gusto nilang pumunta dun sa ano eh, sa temple. But they cannot go to the temple because they are prohibited. Dahil nga sila ay mix. Okay. Batayan po natin. In our lives, talagang makasalanan po tayo. And like the woman, alam ng Panginoon yung pagkataon ng babae, the same as sa buhay natin. Kilala tayo ng Panginoon, alam ng Panginoon kung ano yung in and out sa buhay natin. Alam ng Panginoon yung ano yung mga pinaggagawa natin. Alam ng Panginoon yung nasa isipan po natin at alam na yan. Walang maitago sa Panginoon. In-establish niya sa babae, nakilala niya yung babae. Sabi ng babae, our father worship on this mountain. Dito kami sumasamba. Kasi doon nga ang ano eh, doon nga ang well, nandoon ang presence ng Panginoon eh. Kasi tawag dito. Binili ni Jacob para kay Joseph. Now, eto naman yung syempre doon sa Judea, tama ba ako? Okay, sa Judea ay nandoon yung temple. At of course, nasa law, nasa temple mo lang dapat sambahin ang Panginoon. Hindi sa kung kahit saan. Sa templo lang po talaga. So, napakalaking conflict. Now, Jesus answered. Jesus said to her, the woman said to him, "Sir, okay, everlasting life." Okay, dito muna sa 13. Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again. Sabi ni Jesus, etong tubig na to, kung sinong iinom dito sa tubig na to, ay mauuhaw pa rin. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Okay. Remember na itong babaeng ito ay discriminated siya kasi marami siyang makasalanan nga siya. So hindi katulad ng mga regular na mga Samaritans na maaga pa lang kasi hindi pa matarik yung araw, kumukuha na sila ng tubig sa balon. Yung mga babae, ito yung umaga na, you know, sila talaga naatasang kumuha ng tubig sa well. Magpi-fellowship sila doon, magkikita-kita sila doon, sila nag-exchange ng mga ano bang balita, ano bang updates, ito gano'n. At saka pagkahapon din. So, eto ngayon, medyo tarik nga, parang 3 o'clock o 3 p.m., mainit na mainit. 6 hours nga, tama ba ako? Sorry, tell me if I'm wrong. Okay. Matarik ang araw na to at nandun siya. Nung inoffer ni Jesus, etong balon na to, kung iinom ka, mauuhaw ka pa rin. Pero yung tubig ko, kung makakainom ka nito, ay hindi ka na mauuhaw. But the water I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Kung makakainom ka sa tubig na to, ay hindi ka na mauuhaw dahil itong tubig na to ay magbibigay, mag-overflow sa loob mo. Become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Hanggang kailan hindi ito mauubos na tubig. Remember, itong babae na to, ayaw niya nga, tanghali na nga siya mag-iigib. Bakit? Kung sa Bisaya naglikay, umiiwas talaga itong babae na to sa mga chismis. Kaya tanghali na siya.
So ito nagkakaroon siya ng idea. Aba, maganda ito. Hindi na ako hindi na ako kukuha ng tubig kasi hindi na ako mauuhaw. So nagkaroon siya ng idea. The woman said to him, "Sir, give me this water that I may not thirst nor come here to draw." Tama nga, di ba? Na hindi, upang hindi na ako pupunta dito para kumuha. Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." sabi ng babae. The woman answered to him, "I have no husband." Sabi, ito na nga, sinabi niya na, oo nga, kasi marami kang asawa at yung kinakasama mo nga, hindi mo talaga asawa. At the woman said to him, "Sir, I perceive that you're a prophet. Our father worship, dito nagsasamba sa ano nito." Tapos, ito na nga, ano talaga sila, talagang diniscriminate sila. Jesus said to her, "Woman, believe me." Eto, bantayan po natin. Jesus said to her with compassion, "Woman, stress out." May tudling. "Woman, believe me. The hour is coming when you will neither on this mountain in and in Jerusalem worship the Father." Inopen ni Jesus Christ yung perspective ng babae sa worship. Malapit nang dumating ang time. Kahit na dito sa mountain or doon sa kabila or doon sa simbahan, you can worship the Father. Shout out kay Girly, aking kababata, Girly Padulia and Mary Jane Indubas. Nagsabay sila. Shout out sa inyo dyan. Okay. Sa ano ito? Sa buhangin. Alright. Jesus said to her, "Believe me." Dito at doon, darating ang pareho lang. You worship what you do not know, we know what we worship. Kaya sabi ni Jesus, alam namin kung sino ang sinasamba namin, kaya hindi nyo alam kung sino sinasamba nyo. For salvation is not of Jews. How? Kasi ang salvation ay hindi lang para sa mga Hudyo. Inopen ni Jesus Christ ang eyes ng babae, ng Samaritan woman, na ang salvation ay hindi lang para sa kanila. Kung hindi, but the hour is coming and now is the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. Shout out kay Benjan. Benjan, yep, magandang gabi. Shout out sa inyo dyan sa buhangin. Okay. The true worshiper will worship the Lord in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Hinahanap ng Ama yung mga tao talagang sasamba sa Kanya. Now, Jesus break the law of the Jews sa mga Hudyo. He breaks the law when telling the woman, "Sabihin ko sa'yo, doon at dito, pareho lang. Worship the Father in spirit and in truth. The salvation is, okay, for salvation is of the Jew." Sabi niya, yung salvation ay para sa kanila, hindi pala open, para sa kanila, but the hour is coming. Ito na yung para lang sa kanila, pero the time is coming and now is when the true worshiper, kung ikaw ay sasamba sa Ama dito, kahit na hindi ka Hudyo, kahit hindi ka puro, yung salvation ay mapapa sa'yo. God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Now, we know that the Spirit is everywhere. We know that the Spirit is everywhere. Kahit saan po, nandiyan ang Spirit. So kahit na wala ka sa simbahan, you can still worship God. You can still pray to Him. Sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan? That Jesus Christ died for you. Died for her. Died for each and every one of us. That this salvation is a freely given. This salvation is not a package na kung magpapakabait ka, ganitong gagawin mo, masisave ka. No, it's not. This salvation intends to save people who are willing to accept what Jesus Christ have done on the cross. The woman said to him, nagkaroon ng idea yung babae. The Samaritan woman, nagkaroon ng idea. Sabi niya, "I know that the Messiah is coming."
Kasi umaasa sila the Messiah eh, para mapasali sila. Kasi nga, kung tutuusin, kung pagbabasihan ang religion, ang mga Hudyo lang talaga ang masisave. But, she is patiently waiting. I know that Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, sabi niya, pag dumating siya, he will tell us all things. Kung darating na siya, sasabihin niya sa amin ang lahat ng bagay. Sasabihin niya sa amin yung all things. Yung all things na to, kasali na sila dito na mailigtas. Anong sagot ni Jesus Christ? Jesus said to her, I who speak to you am He. Ako itong kausap mo na siya. Ibig sabihin siya yung Diyos. Now, remember, in times of, yung bang, hinihintay mo yung panahon, hindi mo alam kung saan kailan darating. Biglang dumating sa harap mo yung inaasahan mo at mag-proclaim pa sa sarili niya that siya yung hinihintay mo. Anong mararamdaman mo? You recall in your life na hinanap mo yung isang tao kasi sinundo ka or may usapan kayo na susunduin ka doon. Tapos, kaharap mo lang pala siya. Dami mga tao, kaharap mo lang pala siya. At nandyan pala siya. Yung kausap mo, yun pala yun. Ang taong sundo. Sabi niya, sir, may hinihintay ka rin. Ako rin, may hinihintay rin ako eh. Eh kasi mali yung description na binigay ganito ganun. Tapos, ang description kasi, ito ganun. Hanggang siya nagkatugma yung description na, ay, ikaw pala siya. Ano? O, ikaw pala siya. Okay. Ang damdamin po. Ang damdamin. Now, what is my point here? Ang point ko po is, this woman encounter the Lord Jesus Christ. Naghihintay ito ng panahon na darating ang Messiah. And the Messiah now is in front of him, talking to him, and opening her eyes for the salvation. Opening her eyes for the true worship. Ibig sabihin nun, God will honor you when you pray here and when you pray there. There's no matter. Walang pagkakaiba, pareho lang. Because you are praying in spirit and in truth. Now, to make the long story short, masaya yung babae. At talagang umuwi siya doon sa ano? Umuwi siya doon sa balangay, no? Sa parang yung maraming tao. Umuwi siya doon at ang dami niyang na-convince. Nakita niya yung Messiah at sumama sa kanya. Now, remember that this woman is a sinner. Remember that this woman have a lot of husband. But sa dinami-dami ng dapat taong dapat mag-preach Jesus, bakit niya sinadya na pumunta sa Samaria para lang imit itong babae na to? At alam ni Jesus na itong babae na to ay magkakaroon ng break to meet him. Okay, masaya ang babae. Na-convince niya ang city. Buong city yon. Nakinig sa kanya. Now, nagstay si Jesus doon sa lugar ng mga Samaritans. Kapatid, our religion is good. Wala po akong against the religion. But, remember, if the religion doesn't teach you the grace of God, if the religion does not teach you to be free from those bandages, from those beliefs na para bang hanggang ngayon ay pinapabigatan ka pa rin. Kailangan mo itong gawin, kailangan mo yung gawin. Now, remember, Jesus Christ discounted everything dito sa babae na to. Discounted everything sa babae na to. Jesus Christ qualified the woman. Kinualify niya yung babae. Sabi niya, sabihin ko sa'yo, dito at doon pareho lang. You can worship either here or there because ang Ama'y naghahanap ng true worshiper sa kanya. And this woman doesn't deserve the salvation because they are pagans, half pagans, but Jesus Christ intend
to go there and find her and met her. Talagang pinuntahan siya ng Panginoon. At siya ang pinakaunang pagan na pinagsabihan ni Jesus Christ sa salvation. Nag-usap-usap nga sila sa disciples eh. Sabi, Lord, sinabi mo na sa kanya na ganito ganun. Sabi, wala, hindi sila nakaimik. Kasi, you know, at skeptical masyado ang mga Hudyo. Yung disciples, skeptical sila. Ayaw nila makihalo doon. Kasi the law of God. Sometimes we, tayo, feeling natin na kesyo ganyan siya, kesyo ganito siya, ay hindi ako pwede dyan, hindi ako pwede ganito. Ay ganito siya, ganito siya. You know, I have several friends, gay, lesbian, mga, you know, but, you know, who am I to, you know, who am I to tell them na makasalanan kayo? Even me, myself, are sinner. Hindi at tayo perfect dito sa mundo. That is why the Father looks for a true worshiper who worship Him in spirit and in truth. Hindi yung magsasamba sa Kanya, pinapakita ang sarili doon sa simbahan na, Lord, here am I. I've done a lot of great things. Hindi po. Etong Samaritan woman, nag-worship po ito sa ano? Nag-worship po ito sa mountain. They are seeking the Lord's presence, but now God opens the door for her. And, you know, napakagandang story, napakagandang napakagandang opportunity that pinasaya ni Jesus Christ yung babae. Shout out kay Sir Roland Dato. Magandang gabi, Sir Roland Dato. Congratulations, malapit na. Malapit ka ng ikasal. Ikakasal ka na. Well, congratulations once again. Ang tagal ah. Better late than never. Okay, so itong the Samaritan woman is... Katulad natin tayo. We don't know God. Wala tayong, hindi tayo kasali because we are pagans. Gentiles, kumbaga. Ang Hudyo lang naman talaga ang people of God eh. Hindi naman tayo kasali. But Jesus Christ opens the door for everyone. He tear up or he tear down the curtain of the altar nung mamatay siya. Para lahat tayo pwede na makapasok sa temple, which is our body, because our body is the temple of the Holy Spirit. Now, napakaganda na sariwain, he encounters the presence of God. Now, if we receive Jesus Christ as our personal Savior, we encounter His presence. Presence. At the Spirit lives or dwells inside of us. Ano ba ang relevance nito sa buhay natin? Ba't natin pinag-uusapan? Kadalasan kasi sa atin, nawala na ng pag-asa na lumapit sa Panginoon kasi lugmok sa kasalanan. Wala nang ganang magdasal kasi feeling po nila ay hindi sila pakikinggan ng Diyos kasi napaka makasalanan nila. Tama nga naman. Kasi ang kasalanan at ang Panginoon hindi po magkasundo po eh. Pero remember, Jesus Christ is the Messiah. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ano ka man, sino ka man, anumang estado mo sa buhay, Jesus came here to give us life and have it more abundantly. Anong gagawin natin? Nakita po ng Panginoon ang ating puso. Alam niya kung anong laman ng ating damdamin. Alam niya kung anong laman ng ating isip. Don't feel sorry for yourself. Bagamat, or rather, pasalamatan natin siya that siya po'y nagpakamatay para sa atin. At hindi lang siya namatay, na nakwits po yun. He died and rose again. Confirmed po na he rose again and has ascended to heaven. Now, ano pa mahanapin natin doon? It is confirmed. Ang daming makapagpatotoo, nasa Bible talaga, that He ascended to heaven. Nagpakita pa nga siya sa disciple before He ascended eh. Di ba? Huwag mo munang hawakan kasi hindi pa ako nakauwi sa Amahan, di ba? Don't feel sorry for yourself. Sa ating mga kahinaan, sa ating mga kulang sa buhay,
ask God. Idulog mo sa Panginoon, Lord, I feel guilty. Lord, I feel lacking in my life. Kung ano yung pagkukulang, Lord, ikaw ang pupuno nito. And God will really do that. Pangalawa, hindi tayo deserving, but God made us deserving. Kaya nga ang reason, bakit siya pumarito sa lupa? No matter what, no matter how, kung ano yung mga circumstances mo, pumunta si Jesus sa lupa upang i-offer sa'yo ang salvation niya, ang pagmamahal niya. Like what he did to the Samaritan woman na talagang sinadya niya. Biruin mo, Galilee at Judea, madaanan mo yung Samaria, talagang doon sila sa may river bank dadaan. Kasi hindi sila pwedeng pumunta doon sa Samaria. Hindi nila pwedeng dadaanan ang Samaria. Why? These people are sinners. But Jesus Christ, talagang sinadya niyang pumunta doon. Katulad ng pagpakamatay niya sa cross. Talagang nagpakamatay siya sa cross, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para po sa ating mga nangangailangan sa Kanya. If you think you need Jesus Christ as your personal Savior, why not accept Him tonight? If you think that you need somebody or you need the presence of God para magkaroon ka ng strength in life, why not ask Him, Lord, gusto ko yung sinabi niya, Lord. Lord, tatanggapin kita as my personal Savior para, Lord, ma-encounter ko yung kabutihan mo sa buhay. Jesus made, He made us qualified of His love. Enjoy it in your life. Tell yourself that you are a beloved child of God because nobody will say it to you. Mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo yan sa sarili mo, mahal ka ng Panginoon. Huwag mo nang hintayin pa na ang iba pa magsabi niyan. Kasi kung ang kapitbahay mong hintayin mo magsabi niyan, sabihin ng kapitbahay mo, wala ka. Palahubog ka. Wala ka, bisyoso ka. Ganun ang maririnig mo sa kapitbahay mo. But God, He don't care kung anong bisyo mo ngayon. He don't care. He doesn't care. Why? Because tapos na yan eh. Binayaran niya na yan. Ang sayo na lang, tatanggapin mo siya as your personal Savior and He will change you. Image to image, glory to glory, day by day, babaguhin ka ng Panginoon. At magtaka ka na lang na yung mga kinagigiliwan mong bagay noon ngayon, ayaw mo na, hindi mo na ginagawa. And that is the love of God. Ganun po ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa loob ng 30 minuto ako inyong sinamahan. Salamat sa mga nag-pop up o nag-message sa akin. Nakakataba po ng puso yung maraming puso. Nakakataba po. Gaganahan ako mag-prepare yung mga stories to share to you. Kasi po kayo po ang nagpapalakas. Kayo po ang nagbibigay. No? Kayo po nagbibigay ng inspiration. Kung wala nang makikinig sa akin, katulad ng sa radio, hindi ko makikita yung viewers ko, okay pa rin. I'll just motivate myself na, Lord, hindi ko ito gagawin para sa aking sarili, kundi gagawin ko ito, Panginoon, para po. Kasi ako po'y beneficiary po ng iyong kabutihan. Amen. Let's pray. Father in heaven, we thank you for this wonderful evening. I pray for nandito, Lord, kay Girlie, sa mga kapatid niya, kay Sir Rolandato, kay Benjan, kay Mary Jane, kay Auntie Tuling Ugad, kay Michael Angelo, kay Brenda. I pray for them, Lord. Salamat, Panginoon. Sa aking wife na si Sol at sa buong pamilya, O God. I pray for good health, sound mind, and good relationship. I pray, Lord, that the prayers will be answered. Salamat, Panginoon. I know that it will be answered. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God, it surpasseth all understanding, will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Wala na po tayong oras. Kita-kita ulit tayo. Friday ngayon, no? So, sa Monday. Friday ba? Kita-kita tayo sa Monday. Aking technician nasa gilid. Kita-kita tayo sa Monday, the same time, 9 to 9:30. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martihe Catso. Samahan niyo po ako sa Monday. Wala na po tayong oras. Ito pong programang ito ay hatid sa atin ng Shopee at Lazada sa pamamagitan po ng Involve Asia. Shalom po sa lahat. Magandang gabi. Pagpalain tayo ng ating Diyos na makapangyarihan nasa langit. Amen.